Hello everyone and hello world! Malimit ay mahilig din kayong mag-gitara, pero ang isa sa mga nahihirapan, lalo na sa mga paguhang katulad ko, ay kung paano magtimpla ng gitara. Sa video ito ay malalaman ninyo kung paano tayo magtitimpla ng gitara na kahit wala man lang tayong internet at kahit wala tayong nabibili na tuner. So bago ko ituturo sa inyo kung paano gamitin ang isang app, ay tuturuan ko muna kayo kung paano nyo ito i-download at i-open sa inyong mga mobile phone or your Android phone. Tuturuan ko muna kayo kung paano ninyo i-download ang tuner app na ito. Unang-una, dapat mayroon kayong internet connection. At hanapin ninyo ang inyong Play Store. Pindutin ang Play Store. Dito sa search sa taas, ilagay nyo lang yung guitar tuner. Ito kasi yung aking ginagamit, kaya ito yung aking ipadadownload po sa inyo. And i-click nyo lang po yung install. Yan. So, kailangan may malakas tayong internet connection upang mas mapabilis yung ating pagda-download. Ang maganda po sa app na ito ay pwede nyong gamitin ito pag kayo ay nagtitimpla ng inyong gitara o ng inyong mga ukulele. Ang kailangan dito ay ang lugar na kung saan ay mas naririnig yung tono ng string ng gitara. Yan, so installed ng ating guitar tuner. Yan, hanapin na natin kung nasaan ito. Ito na siya. Pindutin natin yung guitar tuner. Pag pinindot natin iyan, so dito lang tayo sa start now. Nandito kung anong instrument ang gusto mo na timplahin. Ayan, so since guitar yung aking titimplahin, pipindutin ko po yung guitar. And then, microphone access, click mo lang yung allow. Pindutin ang continue to the free version. Ayan. At ganito ang magpapakita. Pindutin ninyo yung bawat mga keys niyan at makikita ninyo, madidinig ninyo ang mga tunog nito. So, makikita ninyo dito yung mga keys or pitch name. Pitch name. Ayan, so meron tayong E. Dito sa baba, E. Then may B, may G. Dito naman, E, A, and D. Ayan po siya. Kung titignan natin sa ating gitara, pag ganyan siya, so ibig sabihin, etong E dito ay eto po ang katumbas niya. Yung pinakababa. Ganyan po siya. So, gagawin lang natin ay, una, humanap kayo ng lugar na kung saan ay tahimik at hindi masyadong maraming ingay. Ayan. Kasi, syempre, kakailanganin natin marinig o ma-focus natin yung ating, yung tono ng bawat string. So, eto, pakinggan natin, ha. Ayan. So, dapat ganun ang lalabas dito sa pambaba natin. So, wala kang gagalawin na kahit ano dito. Ang gagawin mo lang ay itatapat mo siya, ilalapit mo lang pagkatapos siya. Pagkatapos nito ay pindutin ang key doon sa app at ganun din yung key na katumbas nito sa ating string. Tapos magpapakita dito kung parehas na ba sila o hindi pa. Oh, nakalagay is too low. So, pahihigpitan ko siya. Dito, higpitan natin. Too low pa rin. Tignan yung anong nagpapakita doon sa inyong guitar tuner. Ayun, okay na siya. Kapag narinig nyo na po, ayan na. Ayan.
Pag ganun po yung nakita po ninyo dito at narinig nyo, nagkaroon na ng check, ibig sabihin, tama na yung sa unang string natin. And then, let's proceed to the second string. Dito naman siya, di ba? Dito na tayo sa B. So, yun yung pindutin natin. Ulitin ko. Ayan. So, pindutin natin yung string niya rin dito. Ito, yung sa pangalawa. Ihanap natin. Yan. Makikita kasi natin dito kung tama. Yan, too low pa rin siya. Too low. So, ayusin natin. So, mag-a-adjust tayo dito sa dulo niya. Yan. Too high naman. I-adjust ulit. Yan. Okay na siya. Okay na. Ulitin ko ah. Next na tayo is sa G. Ayan. Punta naman tayo sa pangatlong string. Ayan. Ganun lang po yung gagawin po natin. Mag-a-adjust lang po tayo kung mataas ba. Pag mataas kasi nakalaki dito, if it is too high, so ilulusin natin ng konti. Unti-unti natin hanggang sa makuha natin yung tamang timpla. Okay? Ayan! So tapos ko nang natimpla ang aking pagkita ng guitar tuna. So pwede ninyong i-download ito at gamitin ninyo offline na hindi na kailangan ng internet. At humanap lang kayo ng tamang lugar kung saan ay hindi masyadong malakas ang mga noise sa paligid at handang-handa na kayong umawit at gamitin ang inyong gitara na hindi na kayo nag-aalala sa tono nito.